At kung makikita nyo po sa aking Facebook account ay available nga po ang pag-lock ng Facebook profile. At makikita po natin dyan yung privacy check-up. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know, so ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan dinaturo ko sa inyo ang ibang paraan kung paano nga ba ilock ang ating mga Facebook profile. Yes, may ibang paraan pa po para i-secure ang ating Facebook account, pero bago tayo magsimula, pasok, intro! Marami po sa atin ang hindi available po ang profile locking kagaya po nito. Pero wag po kayong mag-alala, gagawin pa rin po natin ang paraan yan para ma-secured po natin ang ating Facebook account. At kung ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Ang unang step ay papakita ko po sa inyo ang isang Facebook account kapag naka-lock or naka-private ito. Ganito po ang magiging itsura. Dito ay pipindutin lang po natin yung tatlong bilog sa gilid, makikita po natin yung unlock your profile, at ganito po ang itsura, you lock your profile. Sa ngayon, kahit hindi po natin ma-lock yung Facebook profile natin, ay kailangan natin gawa ng paraan para ma-secure or ma-private po ito. At ngayon, simulan na po natin. Ang next step ay pumunta lang po tayo dito sa may Google Play Store, i-search lang po natin dito yung Facebook application natin, at kailangan lang po nating i-update yan. Kapag na-update na po ay pindutin lang po natin yung open, at mapupunta ulit tayo dito sa ating Facebook account. I-exit lang po muna natin at mapupunta tayo sa menu, ibaba lang po natin at i-click lang po natin dito yung settings. Dito naman po sa may settings ay kailangan makita po natin yung privacy check-up. Lalabas lang po yan kapag updated po yung Facebook application ninyo. Pindutin lang po natin yan at dito lalabas na po sa privacy check-up yung settings na pwede po nating i-adjust para ma-secure yung Facebook account natin. Who can see what you share, how to keep your account secure, at how people can find you on Facebook. At umpisahan na natin sa who can see what you share. Dito ay may babaguhin lang po tayo sa profile information, posts and stories, at yung blocking. Then click lang po natin yung continue na nasa baba. At dito na po sa profile information ay just make sure lang po lahat po ng settings na babaguhin po natin dyan ay iset po natin ng only me. Makikita nyo po lahat na naka only me po yan. Huwag po tayo magsiset ng public or friends, dapat naka only me po para ma-secure yung Facebook account natin. After po natin lahat na maset ng only me ay pindutin lang po natin yung next. At dito naman po sa my future posts and stories, parehas ko pong sinet yan ng friends. Dito po sa my future posts, kailangan nakaset po yan ng friends at hindi po public para yung ibang tao na mag-visit ng Facebook account natin ay hindi po nila makita yung mga pinupost po natin. At ganun rin po sa stories. Then click lang po natin yung next na nasa baba. At mapupunta po tayo dito sa blocking. Kapag may tao po tayo or Facebook user na gusto nating i-block, ay i-type lang po natin dito. Pwede nyo pong i-type yung name or email ng mismong Facebook user at mabablock na po sila. Then click lang po natin yung next na nasa baba. You are all set. Okay na po tayo sa profile information, posts and stories, at yung blocking. Click lang po natin yung review another topic na nasa baba. Next naman po ay pindutin lang po natin yung how to keep your account secure. Dito ay i-check po natin kung okay nga ba yung Facebook password mo, kung naka-turn on po yung login alerts, at naka-turn on nga ba yung two-factor authentication. Then click lang natin yung review. At dito tinatanong tayo, is your password private? So dito kapag madaling mahulaan or madaling malaman ng ibang tao ay pwede po tayo mag-change password. Click lang natin yung change password, ilalagay po dito yung current password, at pwede na po kayo mag-set or maglagay ng panibagong password. Pero dahil okay naman yung Facebook password ko, pipindutin ko lang po yung skip. At proceed naman tayo dito sa login alerts. So just make sure lang po na naka-turn on po parehas po yung Facebook at email notification dito po sa login alerts. Kapag naka-turn on po yan ay makikita nyo po dyan sa screen yung example kapag may nagtatry na mag-open ng Facebook account ninyo. After po nyan ay click lang po natin yung next na nasa baba. And next naman po na kailangan po nating iset ay yung two-factor authentication na kung saan kailangan lang po nating i-click yung get started, ilagay lang po natin yung cellphone number natin dyan na kung saan dun po isa-send ni Facebook yung code bago po mabuksan yung Facebook account natin. You are all set. Okay na po yung password natin, na-turn on na po natin yung login alerts at yung two-factor authentication. And last, click lang po natin yung review another topic. So dito, kailangan na po natin mag-proceed sa how people can find you on Facebook. I-click lang po natin yan. Dito ay babaguhin lang po natin yung friend request, phone number and email, at yung search engine. Then click lang po natin yung continue. At dito naman po sa may friend request, i-make sure lang po natin na nakaset po yan ng friends of friends.
Ang ibig sabihin, yung may mga mutual friends lang po yung makakapag-add po sa atin. Basta wag lang po natin iset yan ng everyone. Kailangan naka-friends of friends po. And after po niyan, click lang po natin yung next. At para naman po dito sa may phone number and email, ay parehas ko po yung sinet ng friends. And after po niyan, click lang po natin yung next na nasa baba. At dito naman po tayo sa may search engine na kung saan kailangan naka-turn off po yan. Dito ay maiiwasan po na ma-search tayo ng ibang tao outside Facebook. Kapag na-turn off na po natin yan, click lang po natin yung next. You are all set. Okay na po tayo pagdating sa friend request, phone number and email at search engine. Then click lang po natin yung review another topic. At ayon, tapos na po nating i-adjust yung tatlong settings na kailangan natin dito sa may privacy checkup. At ngayon naman po ay i-check na po natin yung itsura ng Facebook account ko. I-click lang po natin dito yung see your profile. At dito po sa Facebook account natin, ang kagandahan po sa ginawa po natin ay may lalabas po dyan na no post available at hindi na po nila makikita yung mga pictures, videos at mga post natin sa ating Facebook account. Ibig sabihin lang po nito ay mas na secure po natin yung Facebook account natin lalo na sa mga hindi natin kakilala. Ang kagandahan rin po habang hinihintay po natin yung bagong update para po sa Facebook lock profile ay na secure naman natin yung Facebook account natin. Lalo na yung mga pictures, videos, reels at yung mga post po natin. Kapag binivisit po ng ibang tao yung Facebook profile natin ay wala po silang makikita doon. At ito po yung pwede nyong gawin as alternative way sa pag-lock ng profile para ma-private nyo po yung Facebook account ninyo. At ganun lang po yung steps na kailangan nyong gawin para ma-secure nyo po yung Facebook account nyo gamit ng privacy check-up. Habang naghihintay po tayo sa bagong update ng profile locking or pag-lock ng Facebook profile, kailangan gawin muna natin yung privacy check-up or security ng ating Facebook account. Malaking tulong po ito para maiwasan natin yung mga stalkers na nag-visit ng Facebook account natin na hindi naman natin kilala. At sana nga po sa next update ni Facebook or Meta ay available na po yung profile locking. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ka pong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also, pwede mo rin i-like and follow yung Facebook account ko na may kita mo dito. Before matapos yung video na to, ay may gusto muna akong i-shoutout. Shoutout nga pala kay Ate May Kamba Kalas at sa Simaya Garden Resort. At kung bago ka lang at tapadaan ka dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pinutin ang may wagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, subscribe. Peace. One love.